Welcome back po sa ating channel. Ngayon lamang, mga bagong CCTV footage bago mawala si Jovlyn Galiano lumabas na. Halina't panuuri natin ang balitang ito na inaabangan pa rin ng mga netizens sa kung ano ang katotohanan sa kaso ng pagkawala ni Jovlyn Galiano. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng isang dalaga na si Jovlyn Galiano sa isang mall sa Palawan? Sa aming pag-iimbestiga, nakausap namin ang isa sa mga kapatid ni Jovlyn na si Jonalyn, kung saan inilahad niya ang lahat bago mawala ang kanyang kapatid. Ang uwi lang dapat noon ni ate, 6:30 PM. 38 minuto pasado alas 6, nagchat siya, nagtatanong ano yung ulam. Pero pagkalipas ng isang oras, wala pa rin siya. Doon na po kami na alarma. Nagpapunta na kami ng mga kasamahan namin sa simbahan doon sa pinagtatrabahuhan ni ate para i-check kung nandoon pa siya. Sinubukan din namin siyang tawagan, nasasagot yung tawag pero walang boses. Nagpunta kami doon sa pinagtatrabahuhan niya para hingin yung CCTV footage. Para man lang malaman namin kung nakalabas ba siya ng mall o ano sinakyan niya. Ilang araw na po kaming naghihintay pero wala pa rin. Physically po kasi, pagod ka. Mentally, pagod ka rin, anong dahilan? Ba't hindi maibigay? Buhay na po ng ate ko ang nakataya rito. Sambit naman ang nakababatang kapatid ng nawawalang dalaga. Sobrang nag-aalala po ako para sa anak ko. Wala po kaming tigil sa paghahanap. Lumapit po kami sa pulis para humingi ng tulong aniya ng ina ni Jovlyn. Pero hanggang ngayon, wala kaming alam kung nasaan na siya, dagdag pa niya. Kung mayroon man pong nakakita sa anak ko, sana po tulungan niyo kami. Hinaing naman ni Jelin na ina ni Jovlyn na umaasang makakabalik pa sa kanila ang kanyang anak ng buhay. Samantala, ilang mga CCTV footage na ang hawak ng mga awtoridad kung saan pinag-aaralan na at iniimbestigahan na ng mga pulis ang naturang pagkawala ni Jovlyn. Sa ngayon, nagsagawa naman ng vigil prayer ang kanyang mga kasamahan at mga kakilala. Sabay-sabay silang nagdarasal na sana ay mahanap na si Jovlyn at para na rin sa ikakatahimik na rin ang kalooban ng kanilang pamilya sa mismong harap ng mall na pinagtatrabahuan nito. So ano po ang masasabi nyo sa topic natin for today? Just comment down below. Maraming salamat po.